Anong lasa? Okay. Good evening, guest boys. Gastronomers. So, dahil so, trending ngayon, ang Japanese menu ng McDonald's. So, try natin niya in siya. So, actually, nagulat din ako na nilabas nila to. Hindi ko in-expect. Wow! Ito yung Ebi Burger ng McDo. And look at the wrapping. So, Japanese. Brings me back to Kyoto during the feudal ages. So, ito, i-unbox na natin or i-unwrap yung Ebi Burger. Mamaya ko explain ko bakit ako natatawa, ha? Mamaya ko explain. Kita. Okay. Siguro naman napapansin nyo kung sino yung nasa likod ko. Pero dahil sa pagtatangka natin, para hindi bias yung pag-judge namin sa flavor, pumunta kami dito sa Jollibee. Okay. Kasi pag doon, syempre, McDo is yung environment. Baka maging bias kami na, oh, sarap na Ebi Burger. Pero dahil ayaw namin maging bias, lipat kami sa Jollibee. Okay, habang hinihintay yung mga kasama namin. Okay. So, Ebi Burger muna. Tignan natin. The wrapping, it's so wow. Different print. But same texture like the old one. Oh, wow! Okay, so Japanese seed because of the black and white sesame seeds. Alright? Pero nandun pa rin yung pagka-McDo niya eh. Ano yung pagka-McDo niya? Ano ba yung itsura ng burger, yun yung nagpa-McDo sa kanya, hindi yung flavor. So, ayan, yung bun niya is black and white sesame seeds. Tapos, oh! Ang nasa loob ay mukhang fish fillet siya. So, kung nakakain na kayo ng fish fillet na cream dory, ganun itsura niya actually. Tapos, tinadtad na lettuce. Okay? Medyo crispy pa naman siya. Kasi medyo kabibili lang ng sponsor natin kanina. Okay, tatakpan na natin. Ngayon, tingnan natin ang feel. Kung may madadala ba tayo nito sa Japan. Okay? Okay. Okay. Ganda. Kung hindi mo alam na may Ebi Burger na lumabas sa McDo at kailangan mo to, akalain mo chicken burger pa rin. Okay? Try mo, try mo. Diba? Pero nandun yung pagka-shrimp niya. Nandun yung shrimp. Pero yun nga, sabi ko, kung hindi mo alam na may nilabas na Ebi Burger, hindi mo masasabing Ebi. Kulang sa lansa, pre. So, wala yung lansa eh. Kumbaga sa kambing yung anggo. Pero, na-appreciate ko naman. Ayun na, nagkalasa na siya ng shrimp. Okay. Magkano to? Yung combo kasi na to, shake fries, and Ebi Burger, $194. Wow! Pricey for quick fast food. Pricey yung $194, pero ayan, dahil siyang bumili nito, malalasahan mo yung mustard, yun yung nagpa-anti-Japanese sa kanya. Buti sana kung may konting wasabi siya, hindi ko alam, pero wala yata. No? Wala, no? So, plain mustard and mayonnaise lang. So, kung nilagyan siguro na doon kapirasong wasabi, yun ang magpapa-Japanese dito. Okay, iset aside muna natin siya, ang sunod natin yung shake fries. Nasa yung ano? Na-shake pa lang. Okay. Na-shake pa lang. So, isa pang lumabas ay yung shake fries ng Nori, seaweed flavor. So, sa mga hindi nakapag-aral dyan, Nori, Norite. Joke lang, no? So, tatry na natin ito. Okay. Walang magic yan. Same pa rin yan. Same pa rin ang fries. Ngayon, ang difference, ilalagay natin ang Nori flavor. Oh, naamoy ko na yung essence ng Nori. Oh! Okay. Let's judge it. Unang kagat. Ito masasabi ko. Ito lang yung pumasa para sa akin sa pagka-Japanese. Try mo. Nandun yung hint ng seaweed pero not fully. Yung
yung flavor niya. Nandun yung hint na seaweed. Tama, okay siya. Pero hindi yung, alam mo yung pag kumain ka na seaweed. Tama lang to. Na lansa. Pero yun nga, tulad niya sabi niya, sapat. Para masabi mo, ah, puta na seaweed niya. So far, sa dalawa, mas masasabi kong Japanese to. Ang head cake fried and nori flavor. So, kung may tatry kayo, ang ganda masarap, no? Sarap na. Nagulat ako, masarap. Uh-huh. Okay. Mama, tignan mo. ng bagong Japanese menu ng McDo dito sa Jollibee. So, yeah, hindi naman as subjective and objective yung naging comments namin dito. So, try it para masabi nyo rin kung ano sa palagay nyo. May pagka-Japanese bang ibinigay ang McDo sa mga Pilipino sa pamamagitan ng menu nito? Try nyo na ang Heavy Burger at yung Shake Shake Fries nila Nori Seaweed. At masarap kainin yan dito sa Jollibee. Bye!